Rodgers in the presence of Aldo Patrimonio, who used to do that all the time. But this guy, yeah, it's a full head shoulder. What's up, mga idol? This episode, alamin natin ang naging buhay ng rebounding guard na si Earl Scottie Thompson. Ang 6'1 Ginebra guard na si Earl Scottie Thompson ay ipinanganak noong July 12, 1993 sa Padada, Davao del Sur. Ang kanyang mga magulang ay sina Leticia at Joseph Thompson. Ang kanyang tatay ay diehard fan ng Chicago Bulls, kaya siya ay pinangalan sa Bulls star na si Scottie Pippen. Ang apelyidong Thompson naman ay nanggaling sa kanyang great-grandfather na si William Thompson, na isang US serviceman. Ang tatay ni Scottie ay tinuturing na isang superstar sa mga intertown at commercial leagues sa Davao del Sur. Kaya marahil dito naman ni Scottie ang galing sa paglalaro ng basketball. Noong kabataan ni Scottie, lagi siyang kinukumpara sa kanyang tatay. Sabi nga niya sa isang interview, nung nasa high school siya ay palaging may comment na hindi niya kagaya maglaro ang kanyang tatay. Ayon pa kay Scottie ay hindi talaga nagkaroon ng oras ang kanyang tatay na maglaro sila ng one-on-one. Sa halip ay tinuturuan na lamang siya ng mga shooting at conditioning drills pag ito'y nasa bahay. Napilitang isang revision ng kanyang tatay ang paglaro ng basketball at nagtrabaho ito bilang seaman para masuportahan ang kanilang pamilya. Kaya ito rin ang naging inspirasyon ni Scottie sa paglalaro ng basketball. Sa high school ay naglaro siya para sa Cortez College sa Digos at Agro Industrial Foundation College sa Davao. Ang naging malaking break niya ay noong maglaro siya sa palarong pambansa na ginanap sa Tarlac. At doon ay na-discover siya ni Tonichi Pujante, ang coach ng University of Perpetual Health Altas Juniors. At doon na nga nakipagsapalaran si Scottie sa Maynila upang matupad rin ng kanyang pangarap na makapaglaro sa PBA balang araw. Sa kanyang rookie year sa NCAA, ay siya ang naging sixth man ng Perpetual Health Altas at nag-average ng 6 points, 4.2 rebounds at 1.9 assists sa loob lamang ng 18.3 minutes na playing time. Unti-unting nag-improve ang laro ni Scottie at noong 2014, siya ay hinirang na most valuable player ng NCAA at nag-average ng double-double na 26.5 points at 10 rebounds per game. Sa sumunod na taon, 2015 at final year ni Scottie, ay hindi pa rin pinalad ang Perpetual na makarating sa Final Four kahit halos nag-average na ng triple-double. Dahil sa panahon ito, dinodomina ng San Beda ang NCAA na pinangungunahan ni Basser Amer. Sa kanyang college career ay hindi nakatikim itong si Scottie ng championship. Ngunit ibang kwento ang nangyari sa kanya pagtungtong nito sa D-League. Naglaro siya sa koponan ng Happy Fresh Fighters kung saan nakasama niya ang mga kapareho niyang college standouts na sina Troy Rosario, Basser Amer, Garbo Lanete at Chris Newsom. Dito ay naibigay nila ang kauna-unang championship para sa Fresh Fighter noong 2015. Pagkatapos ng kanyang D-League stint, naging parte siya ng Sinag Pilipinas team na sumabak sa 2015 Southeast Asian Games at Chiaba Championship na parehong nakaginto ang Team Pilipinas na ginanap sa Singapore. Pagbalik sa Pilipinas, sumali na si Scottie sa PBA draft na ginanap noong August 23, 2015. Sa draft class na ito, unang pinili sina Mo Tautua at Troy Rosario na parehong napunta sa TNT.
Sumunod si Maverick Ahanmisin ng Rain or Shine. Pagkatapos ay si Chris Newsom ng Meralco Bolts. At ng turn na ng Hinebra ay pinili nga itong si Scottie Thompson bilang 5th overall pick. Sa kanyang unang laro sa PBA, kalaban ang Magnolia Star Hot Shots. Nagtala siya ng 5 points, 3 rebounds, 6 assists at 2 steals sa loob lamang ng 16 minutes na playing time. Bagamat natalo, ay nag-iwan ng magandang impression si Scottie at yun na nga, at nagtuloy na ang pag-arangkada ng laro ni Scottie. Sa rookie year din ni Scottie ay nakapasok sa Governor's Cup Finals ang Hinebra kalaban ang Meralco Bolts, na kung saan nakatira ng buzzer beater 3 si Justin Brownlee sa Game 6 at tinapos ang kanilang title draw. Nagaharap ng papasahan. Brownlee ang tumanggap. He lets fly. Oh! Nakabawi rin si Scottie kay Basir Amer na naglalaro sa Meralco Bolts dahil hindi nga ito natalo noon sa college. Hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-usbong ng karir ni Scottie, hindi lamang sa larangan ng basketball, kundi sa larangan din ng pagnenegosyo. At yan ang naging buhay ni Earl Scottie Thompson. Maraming salamat! At huwag nyo namang kalimutang pindutin ang subscribe at notification buttons. Hanggang sa muli, mga idol!